Sir, may we just get your reaction on the latest tirades of former President Duterte? He said that you are in favor of Chacha because you are pushing for term extension just like what your father did, late President Ferdinand Marcos Sr. And he also criticized, sir, your foreign travels. Ang sabi po niya, pasyal na lang daw po kayo ng pasyal during the latest rally po sa Liwasang Bonifacio, sir. May we get you on that, sir? Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the ano paseo? Wala. You know, yung kasama ko, yung kasama niyo kami, you know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time in, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. And as to the other comments, nako-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So we'll tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya, iba eh. So, we'll try to make sense of it. Sir, magbe-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes. We will, of course, wish him a happy birthday and many happy returns. At talaga namang, that is, tayo mga Pilipino, ginagalang natin yung mga very important occasions na ganyan. Like I told you before, although there is an official greeting from the office of the president, there will also be a greeting. Personal ko namang kilala si PRRD. So, like I've told you many times before, hindi ako namin personal. Para sa akin, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. So, I don't see a problem there. Thank you, sir. Thank you. Last question. Maricel Halili, TV5. Hi, sir. Hello. Sir, makikihingi lang po kami ng update about the condition of your mother, former First Lady. How is pagaling she? Pagaling na ng pagaling. She, today is, lalabas na siguro siya sa hospital. She's scheduled to come out on, I think, Thursday. Kasi ang nangyari kagaya ng nung bulletin na ilinabas namin, although she was feeling better already, wala na yung pabawas na talaga yung lagdat niya, by now wala na. Yung mga doktor nag-decide na maiwan muna siya sa ospital habang binibigyan pa siya ng antibiotics hanggang matapos yung course of antibiotics. So ang ano nila isa, sabi nila sa akin when I last spoke to them was Thursday. So she's in good spirits. She's the usual mga good signs. Gusto nang umuwi, rinireklamo yung pagkain sa ospital. Marami nang gustong papuntahan, marami nang gustong ano. So alam mo naman yung kilala niya naman yung mother ko. Siya, ang pinakamahirap para sa kanya yung walang ginagawa. Kaya medyo yun, nando na tayo ngayon. So as I said, that's a good sign. So I look forward to seeing her when we get back on her feet and out of the hospital. All right? Thank you, sir. Thank you, Malacanang Press Corps. Thank you.